Sinusulong sa Kamara higit 700 pisong aumento sa sahod sa pribadong sektor para makahinga ang mga manggagawa sa mahal ng bilihin. Pero umaalmang isang grupo ng mga negosyante dahil ang malilit na negosyo naman daw ang masasakal. Saksi si Tina Pangaliban Perez. 570 pesos kada araw ang minimum wage sa Metro Manila. Pero ang kailangan daw para tugunan ang pangangailangan ng isang pamilya, mahigit 1,000 piso ayon sa Ibon Foundation. Mas malaki pa rin ang halos 2,000 pisong kailangan ng isang pamilya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero pinakamababa roon ang minimum wage. Sa gitna ito ng patuloy pa rin pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. Bukas nga, may pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. May pakansuelo namang 10 sentibo kada litro na bawas presyo sa diesel at 60 sentibo naman ang rollback sa kerosene. Ayon sa Makabayan Block, kulang na kulang ang sahod ng ordinaryo manggagawa. Kaya isinusulong nila ang panukalang batas na magtatakda ng 750 pesos across the board nationwide wage increase. 750 pesos increase kasi yun po yung vast amount, no, na kailangan para mapunan sa family living wage. Para sa akin, sapat na. Mas malaking tulong na po yun. Yung pagtaas ng sahod, sapat dun sa inflation. Hindi pa sapat yung 750, tumataas lahat ng presyo ng bilihin. Sa panukala, ang mga employer na hindi susunod ay posibleng pagmultahin at ipakulong. Pero giit ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, karamihan sa mga negosyo ay maliliit at mahihirapang magbigay aumento. Ang beneficiary niyan will be 10 to 16% lang. The other 84% will suffer because of it. Eh sir, kulang daw po kasi yung binibigay ng wage board. Well, kulang naman lahat eh. Kahit hindi binibigay ng wage board eh. Talaga everybody's suffering from it, what can you do? Tingin ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, dapat ipantay ang minimum wage sa Pilipinas sa mga kapitbahay natin sa Asia. Sa Digos City, Davao del Sur naman, pagbagsak ng presyo ng repolyo ang inaalmahan ng ilang magsasaka. Halos imposible na raw makabawi sa gastusin dahil 7 hanggang 8 piso lang ang kada kilo ng repolyo ngayon sa palengke. Ang ilang namuhuna ng 180,000 pesos, 100,000 pesos lang ang napabalik. By choice. Kung lugi naman, wala na may mabalik kay Tuanpod. Kami mag-uuma, sir. Gusto na mo patagpuan ang mga kuhan, tanong. Tapos mag-tuan man ang mga bayir, mag-reklamo. Hindi na mahal eh. So, amuha na lang kang disilisyonan o katong mga mag-may para mahal eh. Tapos, katong mga dagpo, almost 200 sacks o 300 sacks to ang panako na tagkad siya. Umaasa mga magsasakang matugunan ang kanilang mga hinaing para hindi tuluyang malugi. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.